Hello mga preny, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. For today's video, pag-uusapan natin yung pagka-demonetize ng aking channel. So ayun, without further ado, let's get started. Intro, pasok! So ayun, nag-email nga sa akin si Whitey noong December 19. Honestly, nagulat ako nung nareceive ko yung email na yon na sabi, "Your channel is no longer eligible to monetize." Ibig sabihin, tatanggalin yung ads sa aking channel at hindi na ako sasahot ng isang buwan. Pinagtatakahan ko, wala akong copyright claim or copyright strike sa aking channel. Panoorin niyo to. So dito ay ipapakita ko na wala akong copyright claim. At dito, kung paano ako nag-reapply ulit. So ayun, kita niyo naman, malinis, walang copyright claim, walang copyright strike. So click na natin itong tatlong dot na to. Tingnan niyo yung views, sobrang dami. Viral siya. Pero kailangan ko na siyang burahin dahil magre-reapply na ako. So, ayan. Successful. Next, yung Nana and Kalak. Yun ang buburahin ko. So, ayan. Kita nyo, wala siyang copyright claim. Wala siyang copyright strike yung channel ko. So, kailangan ko na rin siyang burahin dahil hindi siya sa akin. Tayo sa monetization page, makikita nyo yung reuse content, tapos click ko itong reapply. So ayan, your reapplication is under review. Diba nakakapagtaka, ba't ako na demonetize? Tapos ang ginawa ko kagad, tinanggal ko yung mga may clips na dani natin. Tinanggal ko yung clips na hindi sa akin, tapos tinanggal ko yung thumbnail na may halos kahawig dun sa ibang video. Tapos in-block ko rin yung description ko. Inayos ko. Tapos parang gusto ko nang huminto nun eh, pero naisip ko paano ko, kasi 2 months na ako may sahod sa Google AdSense eh. Ang problema ko pa, hindi pa siya nabe-verify. Wala pa akong Google AdSense pin. So, hindi ko pa ma-withdraw yung pera ko na nasa AdSense. Tapos, naghintay ako ng ilang linggo para makapag-send ng pin. So ayun, okay naman, nag-email si Whitey, si Google AdSense na ano nga, na nagpadala na ulit na sila ng PIN. Then naghintay ako ng 1 week para mag-manual verification ako para magkaroon na ako ng, or makasahod na ako. So ayun, tingnan nyo na lang yung link, click nyo kung gusto nyo panoorin. Tapos yun, after ano nga, 2 hours or ka ano ko lang, ka-request ko lang, nag-email si Google AdSense na approve na daw ako, pwede na ako sumahod. After 2 hours na-receive ko yung confirmation na pinadala na yung pera sa aking bank account. So ayun, okay naman pala, kahit demonetize ako, pwede akong sumahod at ma-verify yung Google AdSense ko. After a month, basta a week, every week, hindi ko tinigilan yung pag-upload ng video para patunayan kay Whitey na kasi dito pa rin ako kahit na-demonetize ako. After a month, nag-apply ako.
Tatanda ko ngayong January 18. So ayun, naghintay ako ng 24 hours. Na-approve na ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-reapply. So sa video na ito, ipapakita ko kung paano ko ulit nilagay yung mga ads. Ito yung email sa akin, no? You've been approved to join the YouTube Partner Program. Ayan. Nag-email ulit sa akin. Na-approve na nga ako. Tapos, punta tayo sa channel ko ulit. YouTube Studio. So, ayan. Tapos, content. So, ayan, naka-off pa yung dollar sign. I-on ko muna yung monetization, ibig ko sabihin. So, ayan. Dahil yung mga video na to, na-demonetize na ako noon nung i-upload ko. Kaya, kailangan ko muna siyang ulit i-on. Kailangan ko siyang i-on. At ilagay yung mga ads. Masaya ako kasi na-monetize ulit ako. So, tulad ng dating gawi, kung paano maglagay ng mga ads. Non-skippable, ay tama, dalawa lang, skippable tsaka non-skippable ads yung iniwan ko, tapos click ko tong manage ad. Ay, hindi siya pwede kasi wala siyang 10 minutes. So ayan, ito, try natin DIY ko. So ayan, balik na sa dati yung channel ko. Naglalagay ulit ako ng ads. Nagaling ko to kasi para sa akin, konti lang. O hindi para sa akin. Talagang nakasulat sa Google search. Pag sinerch mo kung ano yung mataas na ads na paying ads. Yan yung skippable ads. Ay, tama. Skippable ads. Siya yung may pinakamataas na bayad. So, ayan, ganyan maglagay ng ads. Pipili ka ng lugar, oras ng sa video mo kung saan mo ilalagay yung ads. The more ads na ilagay mo, the merrier. Para sa mga small YouTuber na gaya ko. So, ayan, ganyan lang. Lagay dito, lagay dyan. Lagay lang ng lagay ng ads. Minsan kasi kahit nilagyan mo ng ads, hindi naman lahat lilitaw. Kaya okay lang maglagay ng ads.
So ayun, good news. After ng bad news, good news naman. Na ano ulit ako. Eligible na ulit ako for monetization. May ads na ulit yung aking channel. So ayun, yun yung naranasan ko. Na hindi porket monetize ka na eh, kampante ka na dapat. Linisin mo ang channel mo. Tanggalin mo yung mga spam message. Tapos yung mga reuse content, reuse clips. Lalo na kung mataas na company yung may-ari, tanggalin mo na yan kasi maaari mo rin ka demonetize yan. Tapos after ko na monetize, tuloy-tuloy lang ang pag-upload. At ang huwag yun lang hayaang magkaroon kayo ng copyright claim or copyright strike para hindi kayo ma-demonetize. Yun nga, linisin nyo yung channel nyo kahit ayan, lalo na kung may-ari ay malaking kumpanya ay maaari kang ma-demonetize dyan. Ako lahat nilinis ko na, tapos maski yung clips tinanggal ko na rin. Tapos yung sa ano naman yung monetization page, doon ko nalaman na reuse content yung dahilan ng aking pagkaka-demonetize. Kasi nag-upload ako ng pelikula na trending. At yun, makikita nyo, nakita nyo doon sa video na tinanggal ko siya bago ako nag-reapply. So ayun, sana may natutunan naman kayo sa video kong to or may napulot kayo na tips. Sana ingatan nyo na ang iyong channel, lalo na kapag monetize ka na, sayang din yung isang buwan na wala kang kita. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!